Rufago Cheres, hindi na nakatiis at sinagot na ang lahat ng mga negative comments ng kanyang mga bashers. Hello mga kachika! Narito na ang inyong update at chika mula sa La Chika. Now showing na nga ang penikula na pinagbibidahan ni Rufa Gutierrez sa direksyon ni Daryl Yap na Made in Malacanang. At ngayon nga, August 4, 2022, kaninang umaga ay nag-post si Rufa. Nabalitaan kasi niya na umabot na kaagad sa 21 million ang kita ng kanilang penikula na Made in Malacanang. Kahapon niya, August 3, nang sinimulang ipalabas ang kanilang penikula na Made in Malacanang, wala pa itong 24 oras ay talagang humakot na ito ng views sa mga sinihan. Kahit nga kaliwat kanan, ang mga pambabatikos at pambabash kay Rufa dahil sa pagganap niya bilang dating first lady sa penikulang Made in Malacanang ay tahasan na niyang sinabi na ang kantang Nosy Balasy ay talagang nababagay para sa kanya. Base mismo sa kanyang naging caption sa kanyang larawan, "This song is actually growing on me. Huwag mong pansinin ang paninira sa'yo. Basta't alam mo lang, tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. Nosy, Nosy Balasy. Sino? Sino ba sila?" Ito ang lyrics ng Nosy Balasy kung saan tinutukoy ni Rufa na bagay raw sa kanya dahil sa samot-saring negatibong komento na ibinabato sa kanya bilang first lady sa pinikulang Made in Malacanang. Proud na proud nga si Rufa sa kanilang pinikula. Ani pa nga ni Rufa, "Mabuhay ang Philippine Cinema. Nagpapasalamat kami sa lahat ng pumila at nanood mula Luzon, Visayas at Mindanao. Muli nanumbalik ang sigla ng penikulang Pilipino. Dahil sa ating pagkakaisa, ito na ang simula." Ani ni Rufa. Isang komento pa nga mula sa netizen ang pumukaw sa publiko. Anya, "Yung sinasabing revisionism yung movie, hindi ata nanood yon or nanood, pero di nakakay. Basta ako, one of the best movie na siya sa akin. Sa galing ng mga nagsiganap, love the movie because it is beautifully crafted and the actresses and actors did well and give justice to their respective roles. Kudos to all." Ani ng netizen. Ani pa nga ni Rufa sa kanyang naging post ngayong araw, August 4, 2022, 21 million pesos na pasasalamat sa aming opening day. Maraming maraming salamat sa lahat ng supporters, bashers, sa mga nakisawsaw at to those that made this amazing feat possible. After the difficulties we experienced during the pandemic, nabuhay ulit ang penikulang Pilipino. Ayon naman kay June Lalin, ang isang sikat na writer, ay kahit daw madaling araw, awot pa raw ang tawag ni Miss Annabel Rama sa kanya. Ayon raw sa pagkakasabi ni Annabel, hindi raw ito makatulog dahil sa kaiisip sa magandang penikula ni Rufa. Ayon mismo sa pagkakasabi ni Annabel Rama kay June Lalin, "Iyak ako ng iyak, natanggal ang eyelashes ko sa kakaiyak. Ang ganda ng pinikula, ang galing ni Direk Daryl Yap, lahat ng mga artista niya. My moment, manonood uli ako ng Made in Malacanang.
Sabihin mo yan sa kanya. Gustong gusto ko ang Made in Malacañang. Ikwento mo na iyak ako ng iyak. Alas dos nga raw ng madaling araw naganap ang tawag ni Miss Annabel Rama kay Jun Lalin. Kaya ani ni Jun Lalin ay bukas na ito ng umaga niya sasabihin kay Daryl Yap. Kinaumagahan, wala pa raw alas 8 ng umaga ay tumawag na naman sa kanya si Miss Annabel. At muli raw nitong ikinuwento ang tungkol sa Made in Malacañang at kung paanong gandang-ganda siya sa penikula. Bawat eksena raw kasi ay binubusisi ni Miss Annabel sa bawat kwento niya kay Jun Lalin. At nagbiro pa nga raw si Jun Lalin kay Miss Annabel Rama. Anya, tita, gusto mo pa yatang maging film reviewer dahil sa Made in Malacañang. At tinanong daw siya ni Annabel, ano ang sabi ni Direk Daryl Yap? Alas 11 na nga raw ng umaga nang makapag-reply si Direk Daryl Yap kay Jun Lalin. Kaya anya ay gusto niya itong tawagan. Ikinuwento raw ni Jun Lalin ang controversial director. Ang comment ni Miss Annabel Rama tungkol sa Made in Malacañang. Matapos nga raw marinig ni Direk Daryl Yap ang kwento ni Jun Lalin, ay super thankful daw siya kay Miss Annabel Rama. Ayon pa mismo kay Jun Lalin, madami palang black screenings ng Made in Malacañang. At nang makausap raw niya si Rufa Gutierrez na gumanap na Madam Imelda Romualdez Marcos sa penikula, ay ikinuwentong naloka siya sa kanyang nanay dahil gusto raw ay pumunta siya sa lahat. Ngunit ang problema nga raw ay magkakasabay at magkakalayo ang locations, kaya paano nga namang hahatiin raw ni Rufa ang kanyang katawan. At dahil close ng family Gutierrez si Jun Lalin, naibahagi rin ito na gustong manood ni na Raymond at Lorin Gutierrez Vectas. Kaya ang advice daw niya sa kanila ay pwedeng pumunta sa Burbank 16 para manood. Sa kasalukuyan kasi ay nasa Amerika si Lorin at si Raymond naman ay busy sa kanyang showbiz career sa Amerika. At dahil nasa Amerika rin si Jun Lalin, nakikita raw niya at nababalitaan na talagang maraming Pilipino sa Amerika ang gustong mapanood ang Made in Malacañang. At yan ang chika mula sa La Chika. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Ako ang inyong kachika, La Chika.